Hello everyone! Kamusta na po kayong lahat? Sa video na ito, pag-usapan natin kung yayaman ka ba sa rice milling business. Ito ang pag-usapan natin ngayon, pagkatapos ng intro. Welcome to my YouTube channel. First time mo ba na bumisita dito sa ating channel? At kung hindi pa po nakapag-subscribe, please click like, share and comment this video and don't forget to subscribe this channel. Panoorin niyo po ang video nito hanggang matapos. Hello everyone, my name is Ian Canillas. Welcome nga pala dito sa ating YouTube channel. Kung first time po kayo dito at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po. Pakiclick na rin po ang notification bell. Ayan. So, ang topic ko natin, dahil maraming nagtatanong sa atin na ano ba talaga yung rice milling business? Pwede ka bang yumaman? So, kaya ginawa ko itong topic na to na yayaman ka ba sa rice milling? Okay. So, kapag pag-usapan natin ang pagyaman, ibang usapan kasi. Pero sa negosyo, as long as magaling ka magnegosyo, magaling ka mag-manage ng negosyo, talagang yayaman ka. Pero actually, kahit ano klaseng negosyo hawakan mo, basta magaling ka, yayaman ka talaga. Yun po ang sikreto sa pagyaman sa isang negosyo. Pero iba ang sa rice mill business. Okay, so anong klaseng negosyo o anong klaseng machine na pwedeng mapagyaman sa'yo? Actually, depende po. Lahat naman po ang naging successful ay dumaan talaga sa mahirap. Lahat na malalaking negosyo ay dumaan sa maliliit. Diba? Tama ba ako? Kaya nakadepende pa rin sa inyo kung paano mag-manage ng negosyo. Kaya nga, sa video na ito, isishare ko sa inyo ang iba't ibang mga tips kung paano kaya yaman sa rice milling business. Kasi nasa rice milling naman po tayo, nasa agribusiness. Kaway-kaway nga dyan sa mga rice milling business owners in the Philippines dito sa groups. Ayan, sa group chat or sa Facebook groups natin. Sa rice milling business in the Philippines. Maraming salamat po dahil nag-join kayo sa groups na to. At actually, I am the creator of this Facebook group. I'm not creator, I am the admin. Okay. So ngayon, dahil andito na kayo, pinanood nyo na, wala na kayong magawa. Pinanood nyo na ang video nito. Alam ko, gusto nyo rin yumaman, ano? Yayaman ka ba talaga sa rice milling business? Kung meron kayong kakilala na yumaman dahil sa rice milling, yun na yung proof. Pero kung meron kayong kakilala na hindi naman talaga yumaman, something wrong. Di ba? Kaya sinasabi ko dito, yayaman ka ba talaga sa rice milling business? Actually, yayaman ka talaga. Pero paano? Okay? Una-una, bago ka pumasok sa negosyong to, dapat pag-aralan mo muna. Tama ba? Kung pinag-aralan mo at pinaplanuhan mo ang isang negosyo, alam mo kung paano magpalakad nito. Paano magpatakbo? Ayan, palakad sa amin palakad. Sa Ilunggo term. Sa Tagalog naman po, paano magpatakbo ng isang negosyo? Parang isang sasakyan Paano ka mag-drive nito? Di ba? Kung gaano kabilis o gaano ka safety. Merong safety kasi sa pag ninegosyo. Alam mo dapat kung baka malugi ka along the way. Dahil sa kapabayaan at hindi mo na-manage ng maayos ang negosyo mo. So, sa rice milling business, yayaman ka talaga. Number one, itong tip na kanina ibinigay ko na sa inyo, kung meron kang plano. Pinagplanuhan mo, pinag-aralan mo. Okay? So, pangalawa, dapat wise and practical sa pagpili ng machine na simulan mo. Kung gusto mo magsimula sa malalaking machine, pwede rin. Kapag malalaki naman yung target sa inyong bayan,
sa inyong probinsya, eh, dapat malaking machine din. Pero kung gusto mo magsimula sa maliit, eh, magsimula ka rin sa maliit na machine. Okay? Para hindi naman, kasi ang pagninegosyo, nakadepende yan sa puhunan mo, kakayanan. Diba? Kung gaano kalaki ang i-invest mo sa ganitong klaseng negosyo. So, you are not entering into just like a small business. This is a commitment business. Kasi, kung magninegosyo ka na walang commitment, eh, parang nag-invest ka lang, parang naglagay ka lang ng pira sa sugal. Diba? So, ganun rin sa negosyo. You must prepare and you must willing to risk. Napaka-risky po. Napaka-risky. Kung willing kang mag-risk sa klaseng negosyong to, eh, dapat alam mo. Okay? So, but sometimes, ang risky, alam nyo, ito rin ang makapagbigay daan sa na talagang magaling ka. Di ba? Kahit napaka-risky, eh, tinitry mo, eh, ma-appreciate mo yan someday if you are unsuccessful sa negosyo mo. So, yayaman ka talaga sa rice milling business kapag wise and practical ka sa pagpili ng mga machine. Okay? So, wag lang bumili ng mga mumurahing mga machine na doon ka naman sa maintenance at hindi mo mababawi yung nagagastos mo. Doon tayo sa quality, good quality ng mga rice mill na kung saan makapagbigay sa iyo ng magandang output na bigas at hindi magasto sa maintenance. Ayan. So, pangalawang tips pa po yan. Pangatlo is you have a good attitude. In rice milling business, dapat attitude rin to eh. Meron kang attitude. Kasi kung wala kang attitude, good attitude ha. Kung wala kang good attitude nito, mawawala ang tao mo, mawawala ang mga customer mo. Di ba? So, you must have a good attitude. Napaka-importante po ang character natin. How to deal people, how to deal our customers, how to deal our employees, di ba? So, it is very important for us to develop our character and to have a good relationship sa mga millers, mga customers, at sa mga empleyado natin. Ayan. And next is, dapat willing ka at alamin mo kung paano ka mag-upgrade. Di ba? So, upgrade. Kung nakikita mo na kailangan mo nang i-upgrade yung machine, try to upgrade. Kapag dumami na yung mga millers mo, huwag ka lang mag-stick doon na yun lang talaga. Eh, kaya ko lang sa isang araw, eh, 200 sacks. See, what if merong customer na umabot ng 500 sacks, 1,000 sacks? So, how to cater that? So, mawawala ang mga ganong customer kapag hindi ka mag-upgrade. Dapat ready ka mag-upgrade. So, how to manage it? Dapat every time na meron kang income sa rice milling business mo, dapat maglaan ka ng savings for upgrading. Diba? Dapat meron ka ng puhunan para sa upgrade ng machine. Napakahalaga po yan, mga kaibigan. If you are starting in yung machine mo, ang output lang is 350 kilograms per hour, gawin natin 600 kilograms per hour or 800 kilograms per hour or naging 1,000 kilograms per hour. So, depende po yan sa kakayanan ng iyong savings or puhunan para sa pag-upgrade. Kung marami kayong mga kakilala na or mga supplier na gusto ninyong pagkukunan, pagbilhan ng mga machine. So, meron din po tayo. So, kung message lang po kayo sa atin dito sa andyan ho yung contact number natin sa description box. Alright. So, ngayon mga kaibigan, bakit gusto mo ba talagang yumaman sa rice milling business? Sa rice milling business, hindi lang talaga actually pagyaman. Okay. But
it is a legacy, di ba? So, pwede mo itong maipamana sa mga anak mo, sa mga apo mo, ang rice milling. Kaya legacy po, ibig sabihin, kayamanan mo pa rin. So, it is an asset, a money-making machine. Di ba? Tama po ba? A money-making machine. Yun ho, ang rice milling. So, bigas ang lumabas, pero pera ang pumapasok sa inyo. Di ba? Tama? Kung iniisip mo na yayaman ka, agad, nagkakamali ka. Hindi ka maging mayaman agad sa rice milling business. Kasi, it is a process of time po na magkakabawi ka or magkaka-ROI ka. Depende po sa dami ng customers. Pero kung magaling kang manage, actually, hindi aabot ng isang taon, magka-ROI ka na eh. Di ba? So, depende sa pag-manage at spending your incomes, spending your savings, dapat wise and practical. Hindi lang bili ng bili na mga hindi naman kailangan. But kung gusto mong bumili ng mga gamit ay para sa pang-upgrades ng machine mo. Kung meron kang rice mill machine, try to upgrade na meron kang mess polisher. Then meron kang color sorter. And then, dagdag-dag ka naman ng mechanical dryer. Alam nyo, kung meron ka nito, lahat mga customers, kahit malalayong lugar, pupunta sa inyo. Lalo na ngayon na dito sa Pilipinas, palaging umulan, palaging merong mga bagyo, di ba? So, kailangan natin meron tayong mga mechanical dryer. So, I encourage everyone, I recommend na meron tayong dryer. Di ba, meron naman tayong mga solar dryer, traditional dryer. But, different din po kung meron tayong mechanical dryer. So, isa po yan sa pag-iisipan natin in upgrading in rice milling business. So, ang pagyayaman dito, again, hindi ko sinasabi na pera, yun inisip natin. Hindi po. So, sa rice milling business is a legacy na pwede nating maipamamana, isang kayamanan na pwede nating maipamana sa mga kapamilya natin o mahal natin sa buhay. Balang araw kung wala na tayo sa mundong ito, ito ay legacy. So, again, ang kayamanan dito is a legacy ng pamilya. So, guys, maraming salamat po sa panood ng video nito. Sana po, paki-like naman, share, subscribe this YouTube channel. Komento kayo, kailangan ko yung comment ninyo. Napakahalaga po yan sa YouTube channel nito, ang inyong komento. Ayan, mga kaibigan, maraming salamat po. God bless everyone at kita-kits tayo sa susunod nating mga video. Paalam muna sa ngayon. This video is brought to you by Shinong Rice Mill Machine. Ito ay 350 kilograms output capacity. At meron din tayong BSEE Combined Rice Mill Machine na meron itong 1,000 kilograms output capacity. Kaya, tawag na, mag-message na sa aking Facebook page. Ayan ho! Hello everyone! Thank you for watching this video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please subscribe and please click the notification bell. At panoorin nyo pa po ang iba nating mga video. Maraming salamat po!